Welcome back to my channel. This is Mary Rosel Axel again from Canada. Ngayon mapatuloy tayong mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. But bago ang lahat, tayo ay manalangin. Lord Jesus, we glorify and magnify your name, O Lord God, because you are worthy to be praised, O Lord Jesus. Lord, forgive us for all the sins that we committed against you in words, acts, and in deeds. We committed sins against you. Cleanse our hearts and thoughts, O Lord Jesus. Anoint us, O Lord Jesus, as we continue to study your word. Bless all the viewers, O Lord God, wherever they are, O Lord Jesus. Protect them and cover them by your precious blood, O Lord Jesus. Lord God, I declare blessings upon them, O Lord Jesus. In Jesus' name I pray, amen and amen. So ngayon patuloy tayong magpa-aral sa salita ng ating Panginoon. Ang ating topic ngayon is tungkol sa from the old man to the new man. Makikita natin ang illustration natin do dito na yung old man, tingnan natin, no, na kinikere niya yung mga kasalanan. Kinikere niya yung lahat ng mga kasalanan. Kaya yung tayo ay na-baptize na sa pangalan ng ating Panginoon, ito ang greatest na miracles na naggawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Ito yung life-changing transformation. Hindi kaya baguhin ng isang tao ang kanyang buhay kung wala ang galaw o spirit ng ating Panginoon. Ang Panginoon lang ang makabago sa kanilang sa buhay natin. Kasi maraming mga tao magsasabi na maggawa ko ng New Year's resolution every year, pero binabalik-balikan pa rin nila ang kanilang kasalanan. Pero kung ikaw ay binago na ng Panginoon, na-baptize ka na sa tubig at saka sa Spirit, according to John chapter 3 verse 5, ito yung new birth. Kung na-baptize ka na nito, ang ating Panginoon gagalaw sa iyong buhay, may life-changing transformation na yung buhay mo. Kasi sabi pa sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, that ye put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lust. Ito yung old man natin. O yung before tayo na convert being a believer. So, ang sabi pa sa ating Panginoon, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which after God is created in the righteousness and true holiness. So, ang ating Panginoon lang ang makabigay ng transformation sa ating buhay. Kaya kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon, kailangan sa isang believers talaga na mabaptize siya sa Spirit. Hindi sapat ang water. Kailangan ikaw din ay mabaptize sa Spirit, dahil yung Spirit ng Panginoon, yun ang titira sa puso mo at yun ang magbabago sa buhay mo. Kasi yung gifts of the Spirit, iba yun sa fruits of the Spirit. Ang gifts sa Spirit, yun nag-strengthen sa church, nag-edify sa church. Yun ay sa church. Pero itong fruit of the Spirit, ito ay para sa atin. Na ang ating Panginoon titira sa ating puso, kaya tayo may mabago na yung buhay natin. Yung noon, yung puso natin, puno ng hatred. Kung may spirit ka ng ating Panginoon, ito'y mapalitan ng love, may joy ka na, may peace ka na, may long-suffering ka na, may temperance ka na. Yung nine fruits of the Spirit nasa buhay mo, no? Nasa buhay mo na. Kaya itong all works of the flesh, ito yung old man, ito lahat tanggal ito kung may spirit ka ng ating Panginoon. Yung nabaptize ka sa Spirit, at nabaptize ka sa tubig, so maging new man ka na according to Galatians chapter 5 verse 22, na ang fruits sa Spirit, ito yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. May nine fruits of the Spirit. Ito ay magpagbabago sa ating sarili, na ito ang lumalabas na sa ating buhay kung tayo ay binago na ng ating Panginoon. Kasi tuwing nabaptize tayo sa tubig, wash out lahat kasalanan natin, binago na tayo. Kasi ang work of the flesh, ito yung mga uncleanliness, ito yung mga
gossipmonger, ito yung mga fornication, adultery, liar, yung lahat ng mga kasalanan na gawa sa flesh. Ito yung hindi kalooban ng ating Panginoon. Once mabaptize ka, itong lahat mabago na, maging new man ka na. Kaya, from the old man to the new man, God give us the life-changing transformation. Ito yung greatest miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay. Yung paggawa niya ng miracle sa pagbuhay ng patay at sa kapagawa niya ng miracles pagpagaling niya sa masakitin, hindi yun ang priority ng ating Panginoon. Ang priority ng ating Panginoon is yung salvation sa humanity na kailangan ma-save yung tao. Dahil ang ating Panginoon, nagpakamatay siya sa cross ng Calvary dahil sa ating kasalanan. According to Romans 3:23, for all have sinned and come short for the glory of God. So for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. According to Romans 6:23. Kaya kailangan natin, dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, kaya ang ating Panginoon, ni-ransom niya tayo. Siya yung nagpakamatay sa cross ng Calvary para tayo ma-save. So kailangan din natin na magpabautismo tayo sa tubig. Ito yung death ng ating Panginoon, burial at saka resurrection. Makikibabasa natin ito sa Acts chapter 2 verse 38 na kailangan natin na tayo magpabaptize, magpabautismo tayo sa tubig for the remission of our sin. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya kailangan natin ito matanggap ang Holy Ghost. Ito yung baptism of Spirit. Dahil kung wala ang Holy Ghost bilang isang believers, maging hindi ka lalago sa iyong pananampalataya. Dahil kung sa ating sarili lang, sa flesh lang natin, hindi natin ito kaya. Dahil kung wala ang Espiritu ng ating Panginoon, wala tayong power. Wala tayong power to overcome the flesh. Kaya kailangan natin ang Spirit ng ating Panginoon dahil ito ang magkukontrol. Ito yung isasubmit din na ang flesh natin, isasubmit ito sa Spirit ng ating Panginoon. Ito yung magkukontrol sa ating buhay. Kaya bilang isang Kristiyano, hindi sapat na kayo ay mabaptize lamang sa water. Kailangan kayo magpabautismo mo din sa Spirit. Ang Spirit only God can give sa Holy Ghost. Hindi ito mabigay ng kanino mang tao, kung hindi ang ating Panginoon lang. Kaya kailangan talaga na during Sunday service or during every service or during your daily routine prayer, gawin nyo na lifestyle ang prayer at sisikapin nyo na ma-feel nyo ang presence ng ating Panginoon. God is everywhere. You can pray wherever you are. God will listen to your prayer as long as you come humble to His presence. Mag-humble lang tayo at saka mag-repent. Kasi ang Holy Ghost is promise yan sa ating Panginoon to all who believe. Sa lahat ng mga believers. Kaya kailangan natin na ma-feel natin ang Spirit. Iba yung pakiramdam mo kung may Spirit ka ng ating Panginoon. Dahil ito'y nagpapagaan sa iyong puso. It is unspeakable joy na hindi mo ito makukuha kahit kanino man, hindi mo ito mabibili. Kaya kailangan natin na tayo ay magpa-feel sa Spirit ng ating Panginoon nang dahil ito'y magkukontrol sa ating flesh at sa ating mga carnal desire. So, naalalaman natin na ang work of the flesh, ito yung makikita natin sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ito yung drunkenness, revealing, murders, envying, heresies, sedition, fornication, uncleanness, lavishness, idolatry, witchcraft. Ito yung mga work of the flesh. Yung baguhin na tayo ng Panginoon, naging new man na tayo, may fruit of the Spirit na tayo, may love na tayo, at may peace na tayo. Lahat na 9 fruits of the Spirit mayroon na tayo kung tayo ay makareceive na sa Spirit ng ating Panginoon. At alalahanin natin na ang abundant life, sabi pa sa Romans chapter 12 verse 21, states the principle of abundant life, be not overcome with evil, but overcome evil with good. Jesus said in Luke chapter 6 verse 43 to 45, for a good tree bringing not
forth corrupt fruit, neither doth a corrupt tree bring forth good fruit. So, kung ang corrupt tree, malalaman natin ang kahoy o ang tree according to his fruit. Ang mango, malalaman natin na ito ay mango tree dahil ang fruit niya is mango. Walang mango na may fruit siyang pineapple. Kaya malalaman natin ang fruits according to his fruits. Ang tree according to his fruits. So, tayo din, malalaman na tayo ay Kristiyano o tayo ay believers, followers of Christ according to our fruits. Kasi magre-reflect yan sa ating buhay, yung ating mga gawain. Hindi ibig sabihin na pumupunta ka lagi sa church, pumupunta ka, maraming nagsasabi na nanampalataya sila sa ating Panginoon, pero hindi nila ino-obey yung salita ng ating Panginoon. Maraming nagsasabi, nagkiklaim na nanampalataya sila sa Panginoon, pero ang tanong, kung kilala ba sila ng ating Panginoon? Because God live in the holiness. God is holy. So, ang true righteousness at saka holiness ng ating Panginoon, being a follower sa ating Panginoon, kailangan din na nasa atin din yan. Dahil once tayo na baptized, we put on sa clothes ng ating Panginoon. Kaya kailangan, we are already new creature. Kailangan na yung mga ginagawa natin dati, yung tayo nagiinom, tayo ay nagda-drugs o whatever, kung ginagawa natin yan dati, tatalikura na yan. Kaya maging new man na tayo. Kaya yung life natin, maging testimony yan sa ating mga friends, sa ating mga kapitbahay, kahit kanino man, kahit hindi ka magsasalita, makikita yan ng mga tao. Ang lalabas sa bibig mo noon ay lahat mga curse, mga lahat, mga na, hindi magandang salita, pero po may Panginoon ka, lahat pagpupuri na sa Panginoon ang lalabas sa iyong bibig. Kasi out of the abundance of heart, the mouth speaketh. Kaya malalaman mo talaga. Kaya ang advice ni Paul, sabi pa ni Paul, let not sin therefore reign in your mortal body that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as the instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God, according to Romans chapter 12 verse 13. Amen. So ito ang advice ni Paul para sa atin, na hindi tayo mag-yield sa kasalanan, hindi natin we overcome sin kung may spirit tayo ng ating Panginoon. Hindi natin ihintulutan na ang kasalanan ang mag-reign sa ating buhay. Marami pong salamat sa inyong lahat, and God bless us all, and see you on my next Bible study. Bye!